Maria Mercedes. Dito na papasok ang pinakamadramang yugto ng komedyang ito. Ang mahirap na parte ng palabas. Sigurado bang di matatapos ito sa drama? Hindi, kung makikipagtulungan ka gaya ng plinano. Kung ganun, naghihintay lang po ako ng utos nyo, General. Seryosohin mo ito, huwag mong gawing biro ang bagay Seryoso na ito. Seryoso ko. Asawa ako ni Maria Mercedes Muñoz. Ano ngayon? Paano ko siya kukontrolin para makuha ang lahat ng pera niya? Sasabuyan ko ng buhangin sa mata? O papatayin ko din ba siya? Ay, huwag kang bastos! Mahal ka ng babaeng yun at unti-unti, ibibigay niya sa'yo ang kayamanan dahil ikaw ang legal na asawa niya. At trabaho ko din naman ang mahalin siya, di ba? Wala nang ibang paraan. At paano, Mama? Alam mo ba kung paano magpaibig ng babae habang kinamumuhian siya? Magpapanggap kang mahal mo siya, na sinasamba mo siya, na pagod ka nang maging malungkot at magluksa, na sinabihan ka ng doktor mong magpahinga. Oo, naiintindihan ko. Yan lang ang tanging paraan para makumbinsi ko siya. Makakatulong yun. Humingi ka ng tulong at awa sa kanya para dyan sa sakit mo. Hindi. Awa para sa akin? Hindi, Mama. Siya ang kawawa dahil biktima siya. Mahal kita, nabibigay ko ang lahat. Teka, sandali. Hello, Mechi! Pinapasok ako ni Aling Natalia. Hi. Osha, maiwan ko na muna kayong dalawa. Salamat po. Namiss kita, Mechi. Namiss din kita. Kumusta ka na? Halika, maupo ka. Oh, teka muna. Kumusta ka na? Bakit nandirito ka pa rin? Ay, kailangan ko kasing bantayan si Papa. Pumapayag naman ang asawa mo? Oo naman. Yun ang usapan namin. Ikaw, ba't napadaan ka bigla? Sinabihan kasi ako ni Papa na wala ka daw dito, kaya naisip kong dalawin si Mang Manuel. Ay, napakabait mo, Candy. Alam mo ba, alas 8 na ng umaga ako dumating dito? Bakit napakaaga mo yatang umuwi? Oo nga, Candy. Nung nagising ako, tumakbo na agad ako dito. Uy, sabihin mo nga, masaya ka ba? Hi, Candy. Sobra. Kagabi, kami ng asawa ko. Lumabas kami. Dinala ko ng asawa ko sa isang mamahalin at eleganteng restaurant. Sa totoo lang, ibang lasa ng pagkain. Kaya umorder lang ako ng sopas, ng tacos, at alam mo yung pozole, ano? Mm-hmm. Kaya lang wala silang ganun dun. Ay, kaya wala akong nagawa kundi umorder ng nung manok na may gulay. At alam mo ba, ito yung masayang parte, Candy. Ano yun? Uminom ako ng wine kagabi at nalasing ako. Ay, Mechi, hindi ka ba nagwala? Ay, ano ko ba? Lasing-nalasing din naman kagabi si Jorge Luis. Ay, sana nandun ka para nakita mo kami. Tapos? Pagkatapos, umuwi na kami sa bahay. Kinailangan niya akong kargahin dahil hindi na ako makalakad. O, tapos anong nangyari? Tapos ano? Ano nga? Sabihin mo na! Ay, hindi ko na talaga maalala, Candy. Ano ba naman yan? Seryoso nga ako. Sabi ko nga, diba, lasing na lasing ako. At alam mong hindi naman ako sanay. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit inom ng alak tong si Papa eh. Yung totoo epekto yan. Nun, ang sakit kaya sa ulo ng alak pagkagising kinabukasan. Sobrang sakit. Oh, saan mo naman iniwan ang asawa mo? Ah, ayun lang siya. Nandun lang siya sa bahay. Oh, edi bumalik ka na dun ngayon din, Mechi. Ako nang bahala sa papa mo habang wala pa si Marinaro. Hindi, Candy. Gusto ko rin namang makasama ang papa ko ngayon. Mamaya na lang ako babalik dun. Hoy, Mechi, kapag nagpakasal ang isang tao, obligasyon niyang samahan ang asawa niya palagi. Oo nga, pero ang kasal ko, ibang-iba to eh. Sinabi sa akin ni Jorge Luis kagabi na nakakaiba raw ang pagsasama namin. Oo, mukhang ganun na nga. Kakaiba nga yun, ha? Pero hindi na mahalaga yun. Dahil alam kong mahal na mahal na mahal niya ako. Gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Bakit parang balisa ka, Mama? Alam mo namang inaalala ko ang lahat ng bagay. Nag-usap na ba kayo? Oo. At hindi daw maalala ng mokong na yun kung ano nangyari sa kanila nung tenderang yun kagabi.
Alam mo na yun at sigurado ako doon. Ay, ayoko nang isipin ang mga ganyang bagay sa ngayon. Mama, pero bagong kasal silang dalawa. At alam mo, ayoko magtagal silang dalawa. Ayoko maging normal kagaya ng ibang relasyon na magiging pagsasama nila. Hindi ko maisip na magiging bahagi siya ng pamilya. Kailangan matapos agad ito eh. At kailangan ko siyang gatungan bilang ina niya. Pero paano? Paano? Dahan-dahan lang, Mama. Oh, tama ka dyan, Digna. Alam ko na. Anong naiisip mo, Mama? Makinig ka sa akin. Ang unang taong magsasabi sa tindera ng tiket na si Jorge Luis ay hindi magiging mabuting asawa sa babaeng tulad niya, ay ikaw. Sasabihin mo yon ng kayong dalawa lamang. Pero paano, Mama? Makinig ka sa akin. Makinig kang mabuti sa akin, Digna. Bakit mukhang balisa ka, Jorge Luis? Kumain na lang tayo. Ay, pagkatapos ng kasal mo. Yun na nga, Ricardo. Ayokong umuwi sa amin. Hindi, pero paano sasama si... Sasama ka o aalis ako mag-isa? Hindi, sasama ako. Sasama ako. Nahihiya kang tanungin ako tungkol sa kasal ko kahapon, di ba, Ricardo? Hindi sa ganun. Ayoko lang talagang... Dapat lang dahil wala kang makukuha sa akin. Hindi maganda ang naging takbo ng unang yugto ng buhay may asawa ko. Terrible. Ang istorya ni Jorge Luis del Olmo. At ng tindera. Totototon. Lang kitang bisitahin kita pa. Mabuti naman, Iha. Umalis sa Sebastian at hindi ko alam kung saan siya pumunta ngayong araw. Kumusta ka naman sa bago mong buhay, Iha? Sa totoo lang, sobrang bagot Ay, na bagot mystic, na ako. Ano ka ba naman? Merong mga bagay sa buhay na gustong makuha ng napakaraming babae, maliban sa pag-ibig. Hindi naman yun importante. Siyempre, importante ang mga bagay na wala ka. Yung mga gusto mo. Bueno, tita, anong alam mo tungkol kay Malvina? Tungkol kay Jorge Luis para magkaalaman na. Ganun din, kasal na siya. Gusto ko siyang makita. Bakit hindi mo siya imbitahan dito ngayong araw? Ay, nandito na ulit ako, Digna. Saan ka na naman ba nang galing, Maria Mercedes? Ay, umuwi ako sa amin. Para alagaan si Papa at mga kapatid ko. Hinahanap ba ako sa iyo ni Jorge Luis? Pumasok si Jorge Luis sa eskwela. Kawawa naman. Kawawa? Bakit? Maria Mercedes, meron akong kailangang sabihin sa'yo tungkol kay Jorge Luis. Sobrang importante na kailangan mong malaman agad. Ah, Digna, tinatakot mo ako. Bakit ka ba ganyan? Anong sasabihin mo tungkol sa asawa ko? Merong sakit si Jorge Luis. Malubha ang sakit niya. Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi familia. Malubha ang sakit? May malubha ang sakit si Jorge Luis? Ano ba yun, Digna? Ay, Diyos ko, gusto ko siya makita. Sinabi ko nang wala siya dito. Pumasok siya sa eskwela. Pero paano siya papasok sa eskwela kung may sakit siya? Ano, bigla na lang nagkasakit? Bakit? Kaninang umaga, umalis ako dito, maayos pa siya. Teka, Maria Mercedes, mukhang hindi mo naiintindihan ang sinabi ko. Nasa loob ng katawan ng sakit ni Jorge Luis, kaya hindi mo nakikita sa physical niyang anyo. Ay, huwag kang ganyan, Digna. Sabihin mo sa akin kung ano yun. Sabihin mo, anong sakit ni Jorge Luis? Ano? Gusto ko siyang makita at magkikita kami ngayon, tita. Balisa ka pa rin sa ginawa ni Jorge Luis sa'yo, no? Ayaw na ayaw ni Sebastian ang pinaglalaroan siya kaya umayos ka sa mga kilos mo. Alam ni Sebastian na hindi niya mabibili ang lahat. At natatakot ako. Parang hindi siya natatakot na hindi niya ako mapaligaya. Ganun talaga? Dahil bagong kasal pa lang kayo. Ay, pakiramdam ko ay mahigit 10 taon na kaming kasal. Kaya gusto ko nang makita si Jorge Luis. Bakit? Mahal mo pa rin siya? Dahil gusto ko makipag-ayos sa kanya. Nagalit siya sa akin nung huli kaming nagkita. Nagalit siya sa akin dahil nasaktan ako at nagselos. Selos? Kanino naman? Sa isang patay na. Kay Diana San Roman. Diyos ko, sa patay? Oo, sa isang patay na buhay pa rin sa isip niya. Pwes ngayon, kasal na siya sa isang buhay. Dahil lang sa kayamanan. Ah, inaakusahan mo si Sebastian bilang makasariling tao. Pero ganun ka rin. Tingin mo kung hindi ka mamahalin ni Jorge Luis, hindi na siya pwedeng magmahal? Ang totoo, may minamahal na siya ibang babae. Yung patay at yung tindera.
Walang ibang mahal si Jorge Luis, Tita Paz. At pagdating ng araw at nagmahal siya, siguradong ako yon. Mabibihag ko siya at tiyak wala na siyang kawala Mistika! Sa akin. Mistika! Paano naman si Sebastian? Matanda na si Sebastian. At ako, i-enjoyin ko ang buhay ko. Magsasaya. At mamahalin ko lang ng todo si Jorge Luis del Olmo. Matagal ng panahong may sakit si Jorge Luis at sinabihan siya ng doktor na magpahinga. Ano bang meron? Sakit sa utak. Oo, yun nga. Meron siyang mental disorder. Kaya naman pala ganun ang ikinikilos niya nung nasa restaurant kami. Bigla na lang siyang sumigaw. Sumigaw? Oo. Sumigaw siya ng Diana, Diana, Diana. Alam mo na, yung Diana ang namatay, di ba? Ibang-iba na talaga ang ikinilos niya nang nakainom na. Mahal ka naman niya. Pero kailangan niyang sundin ang ipinayo ng doktor. Kailangan niyang matulog mag-isa sa kwarto niya nang sa gayon wala nang makaistorbo sa kanya. Naku, wala namang problema ron. Tahimik lang ako matulog. Hindi ako nananadya kapag natutulog. Pero yung kapatid kong si Andresito parang ipo-ipo kung matulog. Kaya hindi ka na dapat magulat pag uwi ni Jorge Luis mamaya. Kailangan mo nang masanay na matulog na magkahiwalay kayo ng kwarto. Alam kong dapat na magkasama ang mag-asawa. Pero hindi pwede kay Jorge Luis. Kailangan mo siyang intindihin, lalo na kung talagang mahal mo ang kapatid ko. Kaya ko namang matulog na mahimbing habang nakaupo si Celia. Kung yun ang paraan para makatulog siya. Mahal na mahal ko talaga siya. Ganon din ang tatay ko at mga kapatid ko. Higit pa sa sarili kong buhay. Mahal na mahal niya rin ako. Pero mas higit ang pagmamahal ko sa kanya. Kumusta, Cordelio? Mabuti po, sir. May sulat para sa inyo. Ang asawa ko? Halos kababalik niya lang. Nagkwentuhan sila ni Ma'am Digna at ngayon nasa kwarto na siya. Cordelio, kapag hinahanap niya ako, sabihin mong pagod na pagod ako at ayoko maistorbo ko ng kahit na sino, maliwanag? Opo, sir. Nandito na ang asawa mo at nasa kwarto siya ngayon. Oo, sinabi nga ni Cordelio pero ayoko siya makita ngayon. Inutusan ako ni Mama na sabihin sa kanya ang sakit mo. Sinabi ko rin sa kanya na bawal kayong magsama sa kwarto. Ginawa ko yun dahil pipilitin ako ni Mama gawin yun kahit anong mangyari. Ayos lang, huwag kang mag-alala ron. Mistika. Ano pa ba ang kaya mong gawin, Kari? Matagal na po akong receptionist. Marunong ako sa computer at magsalita ng Ingles. Mabuti kung ganun. Gusto ko ang mga empleyadong nakakapag-Ingles. Ibig sabihin po niya na tinatanggap niyo na po ako? Oo, Kari. Tamang-tama, kabibili lang namin ng mga bagong computer. Bueno, kung ganun, pwede muna akong gumawa ng ibang bagay. Oo naman, Kari. Tama ka doon. Sa ngayon, sasagot ka lang ng mga tawag, magsusulat ng mensahe, at tutulungan ng sekretary ko. Makakaasa po kayo. Sana nga, Kari. Teka, alam mo napakaganda mo. Dalaga ka pa ba? Nag-asawa ako ng maaga at nakipaghiwalay. Hiwalay ka na pala. Opo, hiwalay. Pero hindi ko po kasalanan. Kung ganun, mukhang kailangan kong marinig ang kwento. May bago na siyang asawa. Talaga? At sigurado naman ako maikakasal ka ding muli. Talagang napakaganda mo, Miss Kari. Hindi, wala akong plano. Ang kasal ay isang parusa. Pumasok ka! Sorry, hindi ko alam na may meeting ka. Pasok, Rodolfo. Siya si Mrs. Kari, ang bago nating receptionist. Kumusta ka, Miss Kari? Mrs. ang sabi ko. Sorry. Sa ngayon, at hanggang sa maayos ng lahat ng computer natin, tutulungan ka niya sa mga kailangan mo. Mrs. Kari, bahagi ka na ng kumpanya. Makakapagsimula ka na. Maraming salamat, sir. Excuse me po?
talagang napakaganda niya. Tamang-tama siya bilang receptionist dito. Kung talagang wala sa'yo ang nangyari ng gabing yun, iparamdam mo sa'kin sa pamagitan ng pagdala mo sa party na inorganize ko pagbalik ko sa Mexico. Huwag ka niyang magdalawang isip, Chan. Hintayin kita, Mystica. Hindi, Mystica. Hindi ako pupunta. Oo, Rodolfo. Kailangan natin planuhin ito. Sabihan mo ang mga engineers natin. Masyado na ako maraming papeles na kailangan asikasuhin. Alam mo naman kung gaano ito katagal. Oo, mukha nga mahirap yan. Oo. At huwag mong kalimutan sabihin sa misis mo ang hapunan sa bahay. Hindi, sasabihin ko sa kanya, Sebastian. Alam ni Magnolia ang tungkol doon. Dadating kami doon sa tamang oras. Kailangan niyang sundin kung ano ang ipinayo sa kanya ng doktor. Pwede pumasok? Opo, Mama. May sakit ka ba talaga? Siyempre, wala. Pinaghintay mo na matagal na oras ang tinderang yun? Ayos lang na hindi kayo magkatabi dyan, pero kailangan mo rin siyang intindihin. Kanina pa siyang tanghali naghihintay sa'yo rito. Ang tagal kanyang hinintay at hindi biro yun. Pero wala akong ganang harapin siya sa ngayon. Nalampasan mo na ang mahirap na parte nito. Anong mahirap ang tinutukoy ninyo? Bueno, ang ikasal sa kanya. Hindi, Mama. Pinakamahirap ang sitwasyon ngayon. Pwes harapin mo siya ngayon. Maghahapunan na tayo maya-maya. Kahit anong gawin mo ay makikita mo siya dito at lalambingin mo. Ayokong gawin ngayon. Ay, tigilan mo na magmatigas. Sundin mo na lang. Bumaba ka sa komidor. Alalahanin mo ang obligasyon mo. Kailangan mo siyang paibigin. Kailangan mo kong sundin. Maria Mercedes, pa servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó porque mi padre